Simulan na po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng unang linggo ng karaniwang panahon. Ating bigyang pagunita din si San Hilario ng Portier na isang matanyag na kumontra sa Arianismo. Ang Arianismo ay nagpatotoo na sila ay Kristiyano pero hindi tumanggap kay Kristo na siya ay Diyos, siya ay tao lamang. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa unang aklat ni Samuel, hinirang ni Samuel si Saulo na maging unang hari. Sa ating ebanghelyo ni San Marcos, tinawag ng ating Panginoong Hesus Nazareno si Levi na isang publikano o tagapagsingil ng buwis na sumunod bilang kanyang mga alagad. Sa buhay natin, tinatawag tayo ng ating Panginoon sa kung anumang ating dapat maipahayag at magsasaksi sa buhay, pananalig o panampalataya. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang sa ating Panginoon, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa unang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Sis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Seror, na anak ni Bekorat at apo naman ni Afia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Sis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita ni isa man. Nagtuloy sila sa alim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita.
Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula? Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at binusa ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari, Poon, dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong pinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ang iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Tumayo na po lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha ay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita niya si Levi, anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya.
Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng mga gamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Pakisabi sa katabi nyo, tinawag ka ng Panginoon. Tinawag tayong lahat ng Panginoon. Ang atin pong mga pagbasa ay tungkol sa pagtawag ng Panginoon sa atin. Ang ating unang pagbasa, sapagkat nasa taong ikalawa tayo sa ating liturhiya, ay mula sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang Kapitulo 10, versikulo 1. Ang mga pinuno ng Israel at mga matanda o elders ng Israel ay nagkakatipon at balak nila na magkaroon ng hari. Kaya hiningi nila kay Samuel na isang propita ng Panginoon na siya ang, kahit kasi manghuhula naman siya, siya ang maghahanap kung sino'y magiging unang hari ng Israel. At itong lipi ni Benjamin ay mayroong isang mayaman, si Cis. Pero sa pagtawag po dito sa mga Hebreo, Kis. May anak na si Saul. Ang nangyari, maraming asno itong nawala, si Kis o si Sis. At kanya pong inutusan itong kanyang anak na makisig, matangkad, talagang tinitingala ng maraming mga kababaihan, mga dalaga, na hanapin ang kanyang nawala na mga asno. At noong nilapitan ni Saul, si Samuel, dahil si Samuel ay isang dakilang propita, dahil gusto niyang makita yung mga nawalang asno, pinapunta ni Samuel si Saul sa isang altar. At doon, binuhusan ng langis. Ibig sabihin siya ang hinirang na hari. Hindi dahil siya ay pugi o matangkad, makisig, pero dahil sinabi ng Panginoon Diyos na si Yahweh. Pero nakita naman natin na kahit ganon si Saul nung una, naging masama din siya. Kaya nga, siya'y pinalitan rin ng Panginoon Diyos na si Yahweh kay David. Pero ito yung unang paghirang ng isang hari upang magiging monarkiya ang Israel. At ang Panginoon naman ang nagbigay ng lakas sa kanila. Kaya sa ating Salmo 20, versikulo 2, ay sinasabi na ang Panginoon ay magbigay ng lakas sa kagalakan ng maghahari o pinuno. Kaya pagpalain siya. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 2, Beso 13 hanggang Adisisiti, ito yung paghirang naman kay Libby Mateo. Siya po yung apostol na nagbibigay ng mga aral tungkol sa ating Panginoon. Kaya itong si Levi
ay taga Singel ng Buwis, ang tawag dito, Publicanos o Publican. At ang siningil niya na Buwis, hindi po para sa Israel. Ang kanya pong siningil na Buwis ay para sa Roman Empire. Kaya kahit siya'y mabait, tinuturing siya makasalanan dahil siya'y taksil sa bayan ng Israel. At yung mga kasamahan niya, noong sumunod siya at sa ating Panginoon, nagbigay siya ng salo-salo sa kanyang mga kasamahan, siyempre nagpunta sa bahay. At pagpunta dun sa bahay, nakita kaagad ng mga iskriba ng sa pangkat ng mga Pariseo. Sabi, bakit yung Rabbi, ibig sabihin ng ating Panginoon, Jesus Nazareno, ay nakisalo sa mga publikano at mga makasalanan. Kaya ang Panginoon ay nagsumagot at ito yung napakaganda na bahagi sa mga aral sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 2, Versikulo 17. Sinasabi niya, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Sa Koinoko na Grigo, dahil ang ating pong New Testament ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, ganito po ang pagkasabi. Yan sabi niya, Ok Elton Kalisai di Kayos Alla Hamartolos. Na ayos naman ang pagsali nito ni San Jerimo sa Latin. Nun inim vini bukari justus sed picatoris. Naparito ako hindi upang tawagin ang nagbanal-banalan bagkos pagtawag sa mga makasalanan. Ito yung kahulugan ng tinatawag na Elton Kalisai. Pumunta ako pagtawag ya hamartulos. Hindi lang na may hamartia, kasalanan. Hamartulos, talagang masugid na makasalanan. Na ang ating Panginoong Hesus pumunta para sa atin. Lahat tayo mga makasalanan. Walang ni isang tao magsabi na tayo'y banal. Kaya tama yung sinasabi ni Pope Francis noon. Sinasabi niya, ang simbahan ay hindi museo ng mga santo bagkos ito'y hospital para sa mga makasalanan. Hospital sa makasalanan upang tayo mapagaling. Kaya kung tingnan po natin ang Panginoong Hesus, nagpasan sa cross, namatay sa cross. Namatay ba siya sa mga banal? Ang mga banal, hindi na kailangan pang magsakripisyo ang Panginoon. Ang mga banal, o nagpapabanal sa sarili, lalo na mga Pariseo, kaya nga ang Pariseo ay mula sa salitang Grigo, Pariseos, parang sila'y kaiba, elite. Elite na lalayo sila sa mga taong mga makasalanan. Pero sa totoo lang, sila yung malaking makasalanan. Dahil sila ay mga hipokrito. Na kunyari, sila'y mabanal, sila'y magaling, kung ano pang mga masasabi sa kanila, sila'y mga mayaman, nasa posisyon sila, may kapangyarihan sila. Totoo lang, sila'y nangapi ng mga tao. Sila'y tumitingin sa lang sarili. Mayabang. Lumalaki ang kanilang ulo. Kaya, tama yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi niya, ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 2, Versikulo 17, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. At ito yung tama na panawagan ng ating Panginoong Diyos. Nanawagan na ang ating Panginoon noon ng pagbabago. Kaya, ang panawagan sa pagbabago sa lumang tipan, tissue ba? Tissue ba pagbabago? Pero ang literal na kahulugan ng tissue ba?
babalik sa Panginoong Diyos o babalik sa Diyos. Teshuvah. At sa tradisyon ng Bagong Testamento, dahil sa Griego, koinokono Griego, metanoia, pagbabago, magpagbabalik noon. Ito ang panawagan ng Panginoon sa atin. Kailangan tayong magbabago. Sapagkat wala po ni isa sa atin magsabi na tayo banal. Ang nagpapabanal sa atin ay ang Espiritu ng Diyos kapag tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo'y nais magbabago, magbabalik loob. Kaya mayroon nga tayong kumpisalan upang lahat ng ating nagawa ng mga kasalanan at ng buhay natin na nawala na, na tayo na sa daan na tunay at nalihis na tayo ng tunay na daan ng Panginoon, tayo'y magkaroon ng tishuba, pagbabalik sa Kanya. Pagbabalik loob. Ito yung panawagan sa atin sa ngayon. Dahil sa kakulangan ng mga pagbabalik loob ng lahat ng tao, kuminsan ang akala ng iba ay tama ang kanilang ginagawa. Pero sa totoo, ano bang nangyari? Ang mali, ginagawa nilang tama. Kailan maitama ang mali kung ang mali ay tinuturing na tama? Kailangan dapat nating tingnan na ang tama, ang tunay, ang banal ay Diyos lang. Upang tayo'y mapasa Kanya, upang tayo'y mamuhay sa kabanalan, kailangan tayong magbago sa ating mga puso. Kailangan tayong magbago ng ating pag-isip. Kailangan natin ang pagbabalik loob, ang pagbabago ng tunay, na ito yung panawagan ng ating Panginoon. Sapagkat itong versikulo 17, Kapitulo 2, Ebanghelyo ni San Marcos, sinasabi ng ating Panginoon, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang nagpapabanal-banalan. Tayong lahat, nangangailangan ng awa, ng patawad ng Diyos na mahabagin, at dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin, tayo'y Kanyang pinapatawad, tayo'y Kanyang pinapabanal ng Kanyang Espiritu, tayo ay binuklod Niya na magiging anak ng Diyos, na ang Diyos ay siyang maging tatay nating lahat upang tayo ay mabuklod na sambayanan ng mga banal. Holy people, buklod ng mga banal. Pero kinakailangan natin ang pagbabago. Kaya, sa simula pa, sinasabi ko, sabihin sa katabi mo. At ngayon sabihin mo ulit, magbago ka na. Huwag na tayong magkaroon ng pagtakip sa ating luma na sarili. Hubarin natin ang makasalanang sarili. Ating isuot ang panibagong tao na sumasang-ayon at tumatalima sa kalooban ng Diyos upang tayo ay tunay na simbahang banal ng ating Panginoon. Upang tayo ay mamuhay sa pag-ibig na nagpapabanal. Salamat sa Panginoong Nazareno. Salamat sa Kanya. Tayo ay naligtas. Salamat sa Kanya. Binayaran ang ating mga kasalanan. Salamat sa Kanya. Tayo'y nagkaroon ng pagbabalik loob at pagbabago upang mabuhay tayo sa kabanalan. Ang panawagan ng ating Panginoon noon ay panawagan rin sa ngayon. Naparito siya, hindi nagbanal-banalan, bagkos upang magbalik loob ang lahat ng mga makasalanan na tayo. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay maligtas. Atin pong itutugon, banal na manggagamot
hipuin mo kami. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain, manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat ng may habag at pangunawa, manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon magpakailanman. Amen. Siyo po muna lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo bayang tanggapin iyong basbasa nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin niyo, Matid, upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan. At ang masugid naming dalangin ay yung pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang helsis si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitin yung Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon na naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niusin na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlayin na may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niya ang sanasi, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Hilario ng Portier, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos, sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasang langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lang. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at subo agad sa bibig bago malisara pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Pabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakalaga na 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niling naming kami ipagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagalumong ikaw ay aming paglingkuran, sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya o Banal na Misa kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang naman ni Jesus Nazareno. Kayong mga naugnay sa pagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at mga nakusposting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggay ng pong Jesus Nazareno. Salamat rin sa mga lahat ng mga tumutulong sa Quiapo Chas o pamakatulong ang Quiapo Chas sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo pang Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Pabaon po sa misa natin ngayon. Tinatawag tayo ng ating Panginoon sa pagbabalik loob upang tayo'y magbabago. At ang ating panawagan ay upang tayo'y marunong umibig sa Diyos higit sa lahat at magmahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. Kaya tayo ay Kanyang tinatawag dahil hindi siya naparito para sa mga nagbanal-banalan, bagkos para ang mga makasalanan ay magbabalik loob at babalik sa Diyos. Ngayon na po ang basbas. Mayari po lamang itasbagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daming imahe, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pagitan ng benisyon nito na maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pray natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.